Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So, ito guys, meron na naman tayong bagong tinesting, no? Sa ating GNG Armament, MGCR556. So, isishare ko na siya ulit sa inyo para pwede nyong gawin sa inyong unit. Okay? So, ayan guys. So, ano nga ba ginawa natin? Actually, short stroke natin siya. Okay, short stroke. So, sa mga hindi familiar, short stroke, ibig sabihin is sinushorten natin yung stroke. Okay? So, ano siya? Kumbaga, di ba, ang mga blowback, meron tinatawag na, yung mga pistol, di ba, yung nagbablowback yung slide, dumatras. So, pag sinabi natin short stroking, ibig sabihin yung travel niya, pinapaiksi natin, binabawasan, short stroking. So, sa mga ganito, sa mga rifle, meron din sila. Okay? So, ano sa kanila? Kasi, di ba yung bolt carrier, umaatras, di ba? So, kapag, for example, yung bolt carrier, umaatras hanggang dito, kunwari yung bolt carrier, ganyan. So, kapag, hanggang dito lang yung umaatras siya, hanggang dito lang, ibig sabihin, na short stroke siya. So, ano ba ang advantage kapag sino-short stroke? Basically, bumibilis yung rate of fire mo. Yung cycle mo bumibilis. Kasi, hindi na siya umabot hanggang dulo eh. Kumbaga, parang yung original niya, ano siya eh, nababawasan. Kasi siyempre, pag nagta-travel, di ba, may tinatawag na travel time. Tapos babalik ka pa, siyempre, mas malayo yung binabalikan mo. Pag umatras ka na maiksi lang, mas maiksi lang din yung babalikan mo. Gets? Okay. So ngayon, meron ka kasi, hindi kasi lahat ng unit pwedeng i-short stroke. Okay? Merong mga unit, hindi siya pwedeng short stroke. Nakabase kasi yun dun sa spring na nakakabit sa nozzle mo, sa bolt carrier group. Okay? Kasi kapag yung nozzle spring ng bolt carrier group mo eh medyo malambot, may posibilidad na yung ano, hindi siya mag-feed. Meron mangyayari kasi sa kanya, mag-misfeed siya. For example, ito guys, subukan ko dadahan-dahanin. Ayan, nakita niyo yun? Yung nozzle, nadudun pa oh. Wait, ito, yan. Nakita niyo, naiwan pa yung nozzle. Tapos, atras yan eventually. Ah, diba? So, yung nagpa-atras sa kanya, nozzle spring yun. So, kapag meron mga unit kasi, malambot yung nozzle spring, meron naman mga unit, matigas yung nozzle spring. So, hindi basta-basta kapag nag-short stroke, kailangan i-check mo. Okay? So, ngayon, itong unit na to actually, pwede. And I was able to short stroke it. Ginamitan ko siya ng 5 pirasong piso na luma. Luma yung ginamit ko, hindi ko ginamit yung bago. Pero, may posibilidad, pwede din naman siguro yung luma, pero hindi ko lang ginamit. Kasi sinukat ko kasi yung butas niya. Kasi pag nasi-short stroke ka, pinapasok mo kasi yun dun sa loob ng buffer. Okay, dito siya nilalagay. Kasi di ba merong buffer tube. Ito pala yung buffer tube, no? So merong buffer, di ba? So, teka lang, ito may sample na tayo ng VFC, di ba? So ito yung buffer ni VFC. Hindi ito yung buffer ni GNG, ha? Nasa loob, okay? So, ganyan, di ba? Tapos meron siyang spring, di ba? So, dyan, para pwede nyo kaligutin yung unit nyo. So, kanyari, ito, ganyan. So, ito yung parang buffer spring. Tapos, ito yung buffer. Diba? So, nandito sa loob yan. Tama? So, ang ginagawa, maglalagay ka lang ng parang, naglagay ako ng 5 pirasong piso dito. 1, 2, 3, 4, 5. Yun, naglagay ako ng 5 piraso. Actually, yung umpisa, nilagay ko 7. Eh. 7. Pero, yun nga, kapag may, ano, kapag, paano ba? Nilagyan ko ng 7, so pag hinihila ako ng ganun, hindi, kumbaga, anyari, sagad na, anyari, sagad. Yung nozzle, nakakabit pa rin siya dito. So, hindi siya pupwedeng 7, kaya ginawa ko 5 lang. So, dun sa 5, umubro naman siya, pasok naman, okay na. Goods na siya sa 5, okay? So, ngayon, anong improvement? Okay, actually, merong improvement. And, yun yung ipapakita ko sa inyo kung ano nangyari sa kanya. Okay? So, hindi ko na babalik yung buttstock. Ito yung magazine natin. Ito pa rin yung magazine natin na ginagamit natin. So, hindi ko alam kung naka
ilang rounds na tayo dito sa magazine na to. Hindi ko rin alam kung ilang rounds na tayo dito sa MGCR ko. Medyo madami na ba kasi ilang araw ko na itong pinaglalaroon. Then everyday, siguro mga nakaka 5 to 7 magazines ako eh. 5 to 7 reloads, parang ganun. So everyday yun, okay? So, ngayon, teka lang, before, ano ba, kakalasing ko na ba siya o hindi pa? Kalasing ko na siguro o hindi? Mayan na, okay. So mayan na. Ubusin, gawin muna natin to. Okay, so para makita ko rin kung ano yung mangyayari. Okay, so ito na, gagawin natin, itetestingin natin. Papakita ko sa inyo. Okay, check ko lang, may bala ba? Okay, wala. So, ito, nilingyan ko na ito ng... Nilingyan ko na ba? Okay, as usual, 14 yung ginagawa natin. Ayan, okay. So, nilagyan na natin ng... Okay. So, ito na. Testingin natin. Okay? Pakita ko sa inyo. Merong improvement, kaya sinishare ko. Pag walang improvement, hindi ako magbablog. Kunwari, wala nangyari, di ba? Siyempre, positive eh. There's something nice. So, ibablog natin. Okay. So, ito na guys. Pasok natin. Alright? So, yan. So, ang ginagawa ko kasi isang testing ko, ang isang way ko ng pag-testing, kung umuobra ba, is dahan-dahan ko to hinihila. Hindi ko siya binibigla. Ayan, dahan-dahan. Nabigla ng konti. Ay, may tumalsik panlaway. Ayan, kita yung BB. So, pwede siya. Hindi ko alam kung pwede yung 6 eh. Hindi ko na-try 6 kasi from 7, ginawa ko kaagad 5. So, hindi ko alam kung pwede yung 6. Pero isang 1 peso lang naman. So, okay na yun. Yaman na yun. Okay na. Okay? So, ayan na. Charge na siya. So, ito yung nangyari, guys. Tinan nyo. Di ba? Kita nyo na. So, kung nakafollow kayo sa akin, dapat napapansin nyo kung ano yung pagbabago. Oh, ha? Oh, ha? Sige, 420 na. Yun yung malupit sa kanya, di ba? Imbis na bumababa, tumataas. Ayan, nag-400 na siya ulit. Okay na yan. Okay na, 390. 400. Okay. So, nakita nyo, tumaas yung FPS, right? Ngayon, hindi lang yan yung tumaas. Ito pa. Kita nyo yan. Okay. Naging 13.9 yung rate of fire niya. Diba normally nasa 11 lang, diba? Tapos kahapon parang nag 11.9 or 11.6 ba yun? So ngayon, bumilis. So mas naging snappy siya. Which means, mas maganda. Mas astig. Kasi mas mabilis na siya eh. Parang papak, papak, papak. Pag umagano na siya eh. Hindi siya yung papak, papak. Gets nyo? Ganun, yun yung maganda sa kanya. Okay, so mas masaya na siyang iputok ng full auto. Or magbaburst mode. Kahit na semi-auto, masaya pa rin eh. Kasi, na short stroke na siya eh. Mas mabilis eh. Okay? So, ayan. Ay, teka. So. Diba? Mas mabilis na siya. Tapos, parang, hindi ako sure eh kung lumakas ng konti yung blowback. So, yung part na yun, lalakas siya eh. So, hindi siya hihina. Kasi, bakal din naman yung nilagay ko. Yung coins kasi ginilagay ko, diba? Coins eh. Pwedeng humina yung blowback niya kung goma yung nilagay ko. Yung 5 piso na yun. Nyari, for example, 4 na piso, rubber, tapos yung huling-huli na na piso, metal, diba? So, hihina yung rub, yung ano niya, yung blowback niya. Kasi nga, kaya nga siya, actually, kaya nga yata ginawa yung ganito, diba? Buffer. Buffer meaning, ang ibig sabihin ng buffer is, ano siya, parang shock absorber. Yun ang ibig sabihin ng buffer. So, di ba, ang tunay na rifle, ang bala mo is 5.56, di ba? Or, ano ba, yun yung parang, ano eh, 5.56, tsaka, ano ba yung isa, 7.62, 7.62 something, malalaki, di ba? Siyempre, pag pumuputok yun, malakas yun, boom, boom, boom. So, kaya nagkaroon ng ganito, nilalagyan nila ng mga goma-goma.
para yung ganun mo, humihina na lang. Parang, boom, malakas na lang yung tunog na lang. Yung ganun mo, wala na masyado. Kasi nga, sangkatutak na shock absorber na sa loob. Ganun siya. But for this one, piso yung nilagay ko. So, since tumigas yung... So, ano nangyayari kasi doon? Titigas yung, ano mo eh, yung buffer spring. Di ba? Kasi nga, ganyan. Di ba? Ganyan siya. So, yun, malambot. So, pag kinompress mo yan, di ba? Ito, mas mahihirapan ng umatras. So, mas matigas na siya. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit tumaas din yung FPS niya. Kasi nga, since mas matagal ng umatras yung ano, syempre mas matigas yung buffer, yung ano, yung, yun, tama, buffer, mas matigas, mas nahirapan siya umatras, mas matagal nare-release. Kasi pag umaatras ka kasi, nare-release yung ano eh, yung valve knocker, no? Yung valve knocker. Actually, same din to guys sa pistola, sa mga pistola. Every time na umaatras yung slide, ina-unlock na to, nadi-disconnect to, yung nakahammer na nakapalo dyan. Kasi pag ito nakapalo, bang, may pumapalo dyan eh. So pag umatras yung bolt carrier, or umatras yung slide, ito eventually, yung valve knocker na nakapalo dyan, aatras, dadalin niya. So, syempre, pag umatras na, wala nang gas lalabas dito. Ganun siya. So, kapag ka nagkakaroon ng delay, yung valve knocker, nagkakaroon ng delay ng pag-atras, more gas ang lumalabas. Kaya tumataas yung FPS. Okay? Pero kung mapansin mo naman, oh, na-delay siya, pero, ano siya, mabilis yung cycle niya. Yun yung mga parang sikreto ng short stroking. Okay? Yun yung sekreto. Yun yung parang advantages. Ngayon, if ever na gagawin niyo yung ginawa ko, mag-short stroke kayo dito, no? Natandaan ninyo, kailangan i-disable niyo yung ano, yung bolt catch niya. Okay? So, ang gagawin mo, di ba, yung mga magazine, meron yung parang katulad kay Wii siya, di ba? Parang katulad siya kay WE. Okay? Na meron siyang switch dito, ayan, no? So, isi-switch mo siya patras. So, what will happen is, kahit wala na siyang bala, hindi siya mag-aangat, hindi siya aangat. So, mangyayari, hindi na niya ipapush yung bolt catch. Ito. Diba? Hindi na niya papush yung pataas. So, bakit hindi na niya kailangan ipush? Well, actually, kasi ganito. Dahil sa short stroke natin siya, nilagyan natin siya ng 5 pirasong piso, hindi na gumagana to. Ngayon guys, ito, papakita ko. Ipe-press ko siya. Yan, naka-press ako dun sa bolt catch, no? Yan, pe-press ko. So, yan, press ko. Yan. Hindi siya kakagat. Okay? Kasi nangyayari, ito yung bolt catch, ito yung, nangyayari, ganyan yung bolt, di ba? Pag ganyan. Ito yung bolt catch sa ilalim. Tapos, since naka-short stroke siya, pag umatras to, hanggang dito lang. Hanggang dito lang siya eh. Kasi nilagyan natin ng 5 piso eh. So, sagad na siya hanggang dito. So, pag yung bolt catch mo nag-a-activate, tumatama siya dito. So, nagagasgas to. Kaya kailangan, i-disable mo yung bolt catch para ito hindi aakyat, hindi siya tatama, hindi siya gagasgas dito. Kasi, mapupudpud yung part na to, tapos yung bolt catch mo, syempre, mauupod rin. Which, hindi siya okay. Kaya pag gagawin mo itong short stroking, you have to remember to activate this one. Yung bang parang ano siya. Ano tawag dito? Dry fire. Dry firing parang option siya. Okay. So ngayon, since ganyan, parang pwede ka na mag-dry fire. So, walang bala. Yan. So, pwede kang parang baril ka lang ng baril. Alam mo, parang ipapractice ka lang. So, walang bala siya. Dry firing. Ngayon, meron dati nagsasabi na masisira. Pero parang hindi, parang wala eh. Okay, hindi ako sure, pero sa mga AEG, yung mga the battery powered, hindi yata pwede. Okay? Sa tingin ko sa mga AEG, kasi sa AEG kasi compression kasi ang pinag-uusapan dun eh. So merong piston tapos may cylinder. So, importante na may bala. Hindi maganda nagda-dry fire sa AEG, sa mga battery powered. Pero dito, ina-analyze ko, since gas type siya, walang ano eh, walang sense. Parang pwede kang mag-dry fire.
kahit na walang bala. Pwede siya. Kumaga, hindi, parang, I don't think nakakasira siya ng unit. Okay? So, yun. Naka-full auto pala ako. Okay. Yeah, full auto. Wala nang gas, maubos na. Ubusin natin. Ang tagal maubos, ano? Okay. So, ayun guys, no? Tapos, meron pa pala ako isang update, guys. Meron kasing isang end user. Okay, nag-PM siya sa akin. Sabi niya, "Sir, yung ano ba yun? Parang tornilyo. Meron daw ata siya sinasabi, yung screw daw. Hindi ba nag-loosen?" Ganyan. Eh, actually, nung nag-message siya sa akin, hindi pa naman. Pero kaka-testing ko, eventually nag-loosen. Ito, papakita ko sa inyo. So, ayan. So, ito. Ngayon, tingnan din natin kung na-loosen ba. Ayan. So, takakalasin natin. Ayan. So, to. Ah, nag-loosen nga. To. Tong part na to. Lumuwag eh. Hinigpitan ko na siya. Actually, kanina, lumuwag pa rin siya. Okay, ayan. Lumuluwag siya. Kasi nga, itong part na to, this body is made of steel. Tumatama siya dito. Parang meron siyang ano eh. Ayan o. Ah, hindi ko alam makikita. Makikita ba? Hindi. Teka. Ayan. Wait, kita ba? Ayan, nakita mo yung... Nakikita nyo to. Ayan. Parang ano siya, parang shock absorber siya para dun sa bolt carrier group. So, ito yung spring niya. Ayan. Ayan yung spring. Kita ba? Ayan, kita naman. Ayan, ito naman. Pupush ko. Ayan na gumagalaw. So, what happens is, tumatama... kumbaga, pakita ko sa inyo, ito yung bolt carrier. So, ito, nakaganyan yan, di ba? Pagka kinakasa mo siya, itong part na to, hinihila itong sa ilalim. Nakaganyan, no? Pero itong ibabaw na part, itong ibabaw na part, tumatama siya dun sa parang shock absorber. Dun sa may spring. Medyo oily. Okay. Nilagyan ko kasi ng grasa. Ngayon, ito pa pala isang tip. Hindi ko alam kung nasabi ko na sa inyo yun. Kapag meron kayong bolt carrier, pwede nyo siya lagyan ng grasa. Grease, no? Grease. Lalagyan nyo yung grasa, yung bolt carrier nyo dito. Ayan, dito. Kasi, di ba, nagsa-cycle to sa buong ano eh. So, pwede nyo siya lagyan ng grasa dito sa paligid niya. Gets nyo? Para mas smooth. Tapos, actually, itong charging handle ko, nilagyan ko rin to ng grasa. Ayan, no? May grasa siya sa ibabaw. Tapos, mismo dun sa may ilalim. Kasi, di ba, dito dumadaan to eh. To. Ayan. Meron din siyang grasa. Nilagyan ko rin. Kaya, mas smooth siya. Mag-cycle. Parang hindi siya... Parang hindi ganun. It's more on... May grasa kasi na nasa gitna. Okay? So ngayon, if ever naman ganito, di ba, lumuwag. Hindi naman siya matatanggal. Tinitingnan ko, hindi naman siya matatanggal. Inisip ko nga, sabi ko, ano kaya makakalas kaya ito or something. Parang hindi naman. Ayan o, kasi nandito eh. So, hindi ko alam. Siguro luluwag lang, if ever. Ngayon, if ever na ayaw nyo siya makalas, pwede naman, lalagyan mo lang ng yung screw, lalagyan mo ng Loctite. Parang ano siya eh, Loctite, ano ba yun, yung nabibili na. Parang ano siya, it's like, hindi naman siya super glue eh. Parang silicone na adhesive, so ilalagay mo siya dun sa tornilyo, para tendency, parang malambot siya eh. Na ano, kasi pag minaitiban mo yan, syempre matigas yung minaitiban, baka di mo na makalas yan. Pero hindi, pag minaitiban mo kasi or sinuper glue mo kasi, eventually makakalas eh, di ba? So, pwedeng, ano, di ko alam. So, basta yun lang, pwedeng lagyan ng Loctite, parang it's, ano ba yun, manipis na, hindi ko ma-explain kasi wala din ako eh. Hindi ko mapakita sa inyo eh, basta, pagka ako minsan nagkakaroon lang ako ng mga problema sa barrel ko, sabi, oh, lagi mo ng Loctite. Naalala niyo yung last time, yung, di ba yung BFC natin, nakalasto? Kasi nga, hindi ko alam, parang nakailang patok na ako. Tapos, nung sa competition, bigla siya naghiwalay. So, hindi ko alam kasi first time nangyari sa akin. Tapos, nakalasto kasi nga, parang detornilyo pala yung loob na to. Parang de-screw siya. Eh nga lang, pag brand new, kasi to brand new to eh. Hindi naman siya nakakalas. So, parang feeling ko,
naka-super glue lang yan. Okay? So, yun, pwede mo siya lagyan. Ngayon, yan, hinigpitan ko na. In-screw ko na siya ulit. So, hindi ko alam kung ilang rounds luluwag siya ulit. So, hindi ko alam kung nakakalas ba o hindi. Pero, okay naman. Kahit ako kanina, di ba, medyo maluwag siya, pero ano doon pa rin? Tapos yan, may mga grasa. Pwede rin yun, siguro dahil doon sa grasa. Ano? Yun lang naman yung isang napansin ko. So, aside from that, wala naman ah. So, yun lang. In-inform ko lang kayo para at least alam nyo yung unit nyo. Pwede nyo siya i-check, no? Tapos, tingnan nyo kung lumuluwag ba, kung natatanggal ba. Ito, obserbahan ko, tingnan ko kung siguro bukas, luluwag ang ko. Tapos, titingnan ko kung ipuputo ko siya kung natanggal ba or hindi. Or something like that. Kapag pag hindi naman siya big deal, kunyari, for example, luluwag ang ko or nalaman ko, maluwag na. Puputo ka na puputo. Kaya, titingnan ko kung matatanggal yung tornillo or something. Kapag natanggal yung tornillo, magbablog ako ulit. I-update ko kayo. Oh guys, kailangan nyo lagyan ng Loctite kasi natanggal yung tornillo eh. So, ganyan. Pero pag hindi ko na siya binalag, ibig sabihin, okay lang kahit maluwag, kahit na lumuluwag siya. Parang ganun. So, ayan. Ito yung buffer. Gusto nyo makita yung limang piso na nilagay ko? Kalasin natin. Papakita ko sa inyo. Tika lang. Bigat kasi na ito. Tingnan ko kung makakalas ko itong ulo. Yun. Okay, nakalas ko. Ayan. Paano ito mahirapan? Okay. So, ito guys. Tapos meron pa pala ako sasabihin sa inyo after. Ito. So, tatanggalin natin yung buffer. Ayan. Okay. So, ito actually. Ito yung steel na buffer niya. No? Ayan. Goma kasi ito. Okay. Ito yung spring. Ayan. Tapos. Ayan guys. Ayan yung limang piso. Luma yung ginamit ko eh. Limang pirasong piso. Si. Okay, so kahit ano, hindi naman kailangan ganito. No? Nagkataon lang na wala naman kasi akong makukuha. Kahit siguro washer, pwede din naman. So, basically, I'll try to replace this with washers. So, syempre sa akin din yung 5 piso, di ba? Ayun. Pero for the meantime, ayan, babalik ko na muna siya. Yan ang muna gagamitin natin. Okay? Tapos, o nga pala, guys, naalala ko. Pag nyari, naglagay kayo ng ganito, no? Kasi minsan, kanina nakalimutan ko eh. Nyari, pag ito kinakalas nyo, tinatanggal nyo yung buffer, tatandaan nyo parati bago nyo ibabalik, ibalik nyo tong ano ah, tong buffer, tsaka yung buffer spring ah. Kasi kanina, nakalimutan ko ibalik, tapos kinabit ko na siya, pati yung bolt. Pagkas akong ganun, pumasok yung bolt carrier dito. Tapos medyo nahirapan ako kung kalasin. Pero, for this unit, actually, tinaktak ko lang siya, nahulog yung ano eh. Pero pag yung WE yata, mahirap. Parang nakalimutan ko na anong ginawa ako eh. Basta, hirap na hirap ako nakalasin siya eh. Pero ito kasi, nung naipit niya, pumasok yung buffer, yung ano dito, yung bolt carrier group. Teka lang, tinignan ko muna kung may mahulog. Yan. Pumasok dito yung bolt carrier group, di ba? So, ano siya? Ano dito sa loob? Ginanong ko lang, oh. Ang ginanong-ganong ko lang. Tapos nahulog yung bolt carrier group. So, sabi ko, huy, swerte. Kundi, talagang parang, ano siya, ang gagawin mo sa kanya, itutulak, ipupush mo siya dito kasi may butas, di ba? So, kukuha ka ng isang bakal na ganun, nakasya dun sa butas, tapos ipupush mo siya. Ipupush mo forward yung bolt carrier. Well, actually, for this case, ipupush ko forward yung mga piso. Parang ganun. So, i-align ko yung piso, ipupush ko siya. Kasi, yung bolt carrier, may butas eh. Yan din yung mahirap kapag nakalimutan mo. Diba? Sa akin kasi may piso kanina eh. So, kung nagkataon na walang piso yun, paano mo ito ipupush forward? Pero nagkataon din naman na maganda yung design niya na nahuhulog to pag ginaganon mo. So, okay, okay na rin. Naligtas tayo konti. Kaya, nakapag-vlog tayo konti. Hindi tayo makakapag-vlog ngayon. Okay? So, ayun guys. Teka, balik natin. Yan, yan. Okay na? Right. So, ayun guys.
Thank you for watching. Until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.